Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video, sasagutin natin yung tanong sa my comment section kung paano gumawa ng invitation letter, kung ano yung mga dapat indicate sa letter para to sa mga sponsor from US citizen or permanent resident. So, madaming nagtatanong about dito guys. So guys, kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng invitation letter, kung ano yung mga dapat ilagay doon, then keep on watching. So, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron akong mga ginawang videos about sa experience ko kung paano mag-apply ng US visa, yung interview experience, at gumawa din ako ng mga videos na sagot sa mga tanong nyo from the comment section. So, guys, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga yon, ilalagay ko lahat yung mga link sa my description below. Okay? So, kung interesado kayo, then just check it. Okay? And then, now, bago tayo mag-start sa topic na to, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako visa expert. Lahat ng sasabihin ko dito ay from sa experiences ko at sa aking nalalaman. Okay? Move forward sa question nyo kung paano gumawa ng letter or pwedeng patingin. Actually, yung sinabi niya sa my comment section and sa Facebook page. Yes, kung sabi niya pwede pong patingin ng sample letter ng invitation letter. So, meron mag-i-sponsor sa kanya, and I think yung mag-i-sponsor sa kanya is a US citizen or permanent resident, something like that. Sa US, dito sa US. So, as of now, nandito ako sa Los Angeles. Yes, so naka-jacket tayo ngayon at malamig. So, ano nga ba ang sponsor letter? Ang sponsor letter ay isa sa mga supporting documents and proof na galing sa sponsor. Ito ay yung letter na nagre-request sa embassy na i-grant ka ng visa. Actually, dalawa yung letter na gagawin ng or ibibigay sa'yo ng mag-sponsor sa'yo. Yung sponsor letter na addressed to the consular, and sponsor letter, invitation letter addressed to the guest or the applicant. Ang pag-usapan natin is yung sponsor letter addressed to the consular. Okay, na magre-request at sasabihin sa letter na bigyan ka ng grant visa and blah blah blah. Stating also na ini-invite ka niya and siya yung sagot sa lahat ng travel expenses mo like food, accommodation, and personal expenses. Or medical emergency or medical expenses, something in case na may mangyari sa'yo dito. So, lahat ng mga yun dapat is naka-indicate sa letter. Okay, inuulit ko, letter na address sa or sponsor letter address to the consul. Siyempre, mag-start tayo sa heading. So, sa heading, ang ilalagay natin is yung date. And next to date is pangalan ng US Embassy kung saan kayo nag-apply. Like, US Manila Embassy. And then, yung address ng consulate or embassy. And then, space. Next is yung greeting. Like, to whom it may concern. Or, dear honorable consul. And then, comma. Like, for example, yung mga ganon. And then, next is the body of the letter. So, una, sa body of the letter is ipapakilala yung host, ang sarili niya, at i-indicate yung address. I-state niya kung US citizen ba siya or permanent resident dito sa US. So, like, for example, my name is blah blah, residing at yung host address, and I'm a US citizen or a permanent resident, period. And then next paragraph is requesting a grant visa to US about the person na ini-invite niya. Ikaw na ini-invite niya. So, indicate niya dun sa letter yung name and address. And kung paano kayo related sa isa't isa. Kung boyfriend, kamag-anak, or a friend, fiancé, blah blah. Yung mga ganong bagay. Like for example, I'm requesting that you issue a grant visa B2 since na visitor visa yung applyan. And then yung name, kung ang name is Pecto, then yes, put the name and then the address of Pecto. Sabihin mo na din sa consul or sa embassy na this is allow him to visit in the US, blah blah blah. Kung saang state dito sa US. Next is indicate kung paano kayo related sa isa't isa, like konting story about this sponsor and then yung i-sponsoran niya. Like, have known and been friends about 20 years, kung 20 years na, or 5 years, blah, blah, blah. Tell also na
gusto ka niyang i-invite, like I would like him to invite her or him in US this time, like spending Christmas or like spending Valentine, something like that. Okay, so yun yung mga ideas, guys. So, depende kung ano yung purpose of travel mo, mga ganung bagay. And then, next paragraph, syempre, sabihin nyo din, kailangan indicate nyo din yung date of travel or ilang days yung guest sa US na magta-travel. Sabihin niya din or i-state niya din sa letter na mag-i-stay ka sa bahay niya or siya yung sasagot sa mga accommodation and or airfare na binook niya. Okay. Like, indicate din niya na siya ang lahat ng bahala sa mga expenses mo, like food, yung travel mo dito sa US, itineraries, and everything. Yes, lahat yon is dapat naka-indicate sa body of the letter. Pag nasabi nyo na lahat ng sponsor about you, or na-indicate niya na lahat yung relationship niya sa'yo, then dun tayo sa closing. So ang ilalagay doon is like, for example, yours truly, name ng host, and then signature ng host. Host is yung mag-i-sponsor. Okay, ganun lang guys, kasimple kung paano gumawa ng letter. So, kung gusto nyo makita yung sample letter about this, letter, invitation letter addressed to the consul, is eto. Ganyan. Ganyan lang siya kadali. So, hindi naman kailangan sobrang haba ang gagawin nyo. Dapat direct to the point. Okay? So, yun lang guys ang masishare ko about sa video na to today at sana may natutunan kayo or nakuha kayong ideas about on how to make a letter. Yes, so I think dito na din mag-end ang aking video today at kung may mga question kayo, just comment below and kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, just subscribe and let's connect guys. So kung may mga question kayo, just comment below. Kung gusto nyong i-check yung mga experiences ko about dito sa pag-apply dito and visit nyo lang yung link sa my mga links sa my description below. So guys, gumawa ako ng mga, sabi ko na kanina, gumawa ako ng mga videos na sagot ko sa mga comment section question nyo. So kadalasan kasi is pare-pareho kayo ng mga tanong. So ginawan ko na lang ng video kasi alam ko hindi lahat is nare-replyan ko sa comment section and even sa messages sa Facebook page. Okay, so nagre-reply naman ako pero super late na. Okay, so check nyo lang, baka yung question nyo is nasagot ko na and nandun na sa playlist. Lahat is nasa description below. Okay guys, so kung nagustuhan nyo tong video na to, please click like. Yes, and yeah, see you sa next video, okay? So bye!